Magandang hapon sa ating mga viewers. Welcome sa Delmas Garden. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magbuhay ng rose na 100% ay buhay siya talaga within 2 weeks. Kasi may nagtanong sa akin kung paano daw talaga pabuhay ng rose na 100% ay mabubuhay siya. Kadalasan kasi pag ang ginagawa natin, pwede nating pinuputol natin at ibabad sa tubig, inaantay natin na umuugat bago natin itanim. O minsan idadirect lang natin sa pulibag, minsan din nabubulok. Kaya itong ating gagawin ay 100% din na mabubuhay talaga siya. Bago natin kung buhay na ita-transfer na natin sa... Una, ang gagawin natin ay magkakat tayo ng rose. So ngayon, kukuha na tayo ng rose. Dito yung malalaki ang pipiliin natin para sigurado. Ito. So ito na, kailangan linisin natin, no? Clean cut at talaga ito yung pinaka ano niya, yung sa pinaka punipitan, tapos ito pati dito yung dulo niya rin. So ito na yung ating mga patutubuin. Tatlong piraso lang. So kailangan din natin yung itong pot na may butas, ha, may butas ito sa ilalim. Tapos lupa. Itong lupa na ito, kuan din ito yung ito ay may pataba na rin yan, may mga manure na yan. So ngayon kailangan din pa rin natin ulit ng gloves dahil maghawak tayo mamaya ng ano, ng insecticide, fungicide. Ito, tatlong empty bottle, 5 na may cut na sa ilalim, wala na siya mga puwit kasi ito yung ano natin. Okay, yan ito na. Tapos ito yung fungicide na ano na ito, na may halo na itong may tubig tsaka fungicide. Para unang gawin natin ay flat natin yung lupa, flat na flat talaga. Ganito, para magiging pantay siya. Tapos, babasain natin ng tubig. So, babasain natin yung lupa na hindi masyadong basang-basa. Yung mag-moist lang din siya. Tapos, i-ano natin ulit. Ganun. So ang sunod ilalagay tayo ng fungicide sa bawat na putula na yan, mga naputulan, lagyan natin ng fungicide para hindi siya mabubulok. Yun, ganun. Lahat ng upi na yan, lagyan niya ng fungicide. Pati yung pinaka puwet niya. Okay. Tapos na ito. Kailangan pagkatapos nyo pagkatapos ng ating ginagawa na ganito, maghugas din tayo ng kamay natin, ha, sabunan natin kasi may mga fungicide. So ngayon, itutusok na natin sa pating yung siguraduhin natin ang nakabaon ay mga 1.5 inches. Yan. Okay. Tapos ngayon ang sunod ay ilalagay na natin ito. Tanggalin ko na itong
So ngayon, ilalagay na natin itong cutting na bote. Yan, iganyan natin para hindi siya mapasok ng tubig. Ang moist lang nito, ang moist niya dyan, siya yung magdidilig sa kanya. Okay. So, pagkatapos nito, ilalagay natin ito sa malilim, hindi sa initan. Hindi naman ito siya, kahit maulanan siya, hindi naman siya maano dyan, mababasa, kasi nga, mayroon naman siyang takip. Yan. So, after 2 weeks, bibisitain natin ulit ito, makikita na natin ang resulta niya. So, ipakita ko rin sa inyo yung ginawa na unang nakaraan, before 2 weeks ago. Oh, sige na. Tanggalin muna natin. So, ito na yung una nating ginawa nung last 2 weeks. Kasi bago ko ito ginawa, i-try ko muna. So, para sigurado ako. So, ito na yon. Buksan na natin yung mga nakaraan natin ginawa. Ito. Yan. Yan din. Ayan na. May tubo na rin. Ito. Yan. At ito. So, kita nyo na. So, ito yon. So, hindi siya nabubulok dahil meron siyang fungicide sa taas at saka doon sa ilalim. Mag-antay pa tayo ng mga 2 weeks pa rin nito bago natin ma-transfer sa pulibag talaga. Kasi sa ngayon, bago pa lang yan siya dyan simula yung ugat niya sa ilalim. So ngayon, hindi tayo mag-worry kung baka hindi mabubuhay ating punla. Dahil ito na yung resulta, sigurado na tayo na buhay. Pero, ibabalik muna natin ulit yung kanyang takip para palaguin pa natin ang kanyang bagong suhi. Ano ito yung tawag dito? So, babalik natin muna ang ano niya para makita natin ang pinaka-resulta pa ulit nito after 2 weeks. Dahil bago pa lang kasi ang kanyang mga sanga na nagasimula labas ang kanyang mga dahon. Babalik. Ito pwede nyo na rin ilipat sa ibang pulibag. Pero para sa akin, hindi muna. Sa akin, gagawin ko ito after 2 weeks na sigurado ako na malalaki na mahaba na ang kanyang mga tangkay at saka yung ugat niya. So, babalik ko muna itong kanyang takip. Kalimutan mo na. So hanggang dito na lang muna tayo sa araw na ito. Sana mayroon na kayong natutunan sa ating bagong gawa. Bago tayo magtapos, shout out ko muna ulit si Vince Kitchen sa kanyang channel. Maraming salamat din sa 16K na subscriber ng Dilmas Garden. Huwag kalimutan ang mag-like, comment, and subscribe. I-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating sunod na video. Thank you very much.